Handa ka na ba? Kill time, guys. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ba ang dapat gawin o dapat sabihin sa'yo ng ex mo para sirain mo ang radio silence o no contact. Kumbaga, ano ba ang dapat niyang sabihin o gawin para nang sa gayon ay mapatawad mo siya o di naman kaya ay tanggapin mo siya ulit sa buhay mo. Okay, G, alam ko na sinabi ko sa inyo noon na kailangan ang sabihin niya ay kundi I love you, I miss you, o kaya makipagkita siya sa'yo. Pero G, ang pinaka-importante na dapat marinig mo sa taong nang iwan, nang bastos, at lalo nang nanakit sa'yo, at lalo na rin nang maliit sa'yo, ay G, yung salitang I'm sorry. Dahil kung nagsusorry na siya, ibig sabihin nun, na-realize na niya yung mga pagkakamali niya, kaya ngayon ay sumasubmit na siya. Nagpapaka-humble na siya. Wala na yung ego niya. Willing na siya ulit na maging hari ka niya ulit sa buhay niya. Dahil G, kung walang respeto, walang love. Kaya kung magsusorry siya, may respect na ulit doon. Dahil kung wala siyang pakailam sa'yo, hindi niya na kailangan magsorry pa. Kahit sabihin pa natin na na-realize niya na may mali siyang nagawa. Pero kung wala naman siyang pakailam sa'yo at hindi mataas yung attraction at yung interest level niya, hindi siya magsusorry sa'yo. Pero kung magsusorry siya sa'yo, ibig sabihin, mataas na yung interest level at yung attraction level, kaya nirerespeto ka na niya ulit, kaya takot na ulit siya na mawala ka. Dahil G, kung wala kang respeto sa kahit anong bagay o kahit kaninong tao, natural, hindi ka matatakot mawala ito. Kaya umaabot sa punto na ibababa niya pati yung ego niya para lang maibalik ka. Okay? Kaya nga, magsusorry siya. Kaya ang pinaka-importante sa lahat ay ang paghingi ng sorry. Pero let's say na lang na nag-I love you siya, I miss you, o nakipagkita siya sa'yo, mga bagay na pwede rin namang yun ang maging reason para mag-reply ka sa kanya o para tapusin mo na yung radio silence o yung no contact. Okay, sabihin na natin ganun lang. Yun yung mga bagay na sinabi niya. Okay? Okay lang din naman yun. Walang problema doon. Pero make sure na papasubmitin mo siya. Kailangan sumuko siya sa'yo. Hindi nga siya nag-sorry. So, ibig sabihin, wala pa yung pagsuko doon. Maaring, ang rason lang kaya niya sinabing mahal ka niya ulit ay dahil gusto ka lang niya ibalik para sa validation niya, o baka dahil nabubore siya, o baka nalulungkot siya, o baka na-miss ka nga lang niya, gusto lang niya ulit yung buhay o yung pakiramdam na merong boyfriend ulit o meron ulit kasama na lalaki sa buhay niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay mataas na yung attraction at lalong-lalo na yung interest level. Dahil kung mataas yung dalawa na yun, re-respeto siya, magsusorry siya. Okay? Pero kung hindi yun ang kung hindi niya sabihin niyang sorry na yan, o hindi siya sumabmit, o hindi siya, let's say, hindi pa siya magpakita ng respect sa'yo, then ang pwede mong gawin, G, is actually gumawa ka ng isang bagay na, let's say, playful way, na pwede mong gawin playful way para nang sa gayon, ma-check mo kung anong interest level meron siya sa'yo. Then, syempre, kailangan masigurado. Ano ba talaga ang interest niya sa'yo? Ano ba talaga ang gusto niya sa'yo? Naglalaro lang ba siya? Gusto lang niya ba ng sex? Ano ba yung gusto? Hindi naman pwedeng tanungin yun. Dahil pag tinanong mo yung bagay na yun, hindi naman niya sasagutin ng totoo. So, wala rin sense. Wala rin point para gawin mo yun. So, ang dapat mong gawin para ma-check mo kung talaga bang sincere yung pagbalik niya sa'yo ay gumawa ka ng isang bagay na dapat sundin niya, okay? Para nang sa gayon ay malaman mo kung nakayuko na ba siya ulit sa'yo. Okay, ano yung mga bagay na yun? Gaya na sinabi ko example sa inyo dati. Diba, pinagsayaw ko yung babae sa harapan ko nang habang naguhubad siya. Diba? Playful way, okay? Naughty way. Kumbaga parang nagkukulitan lang kami. Pero the fact na ginawa niya yun para sa akin, ibig sabihin, importante na ulit ako sa kanya. Dahil hindi niya gagawin yun kung wala siyang pakialam sa akin. Dahil nga, G, hindi siya nag-sorry. So, ano ang interest indicator? Paano ko malalaman kung ano ang level ng interest meron siya sa akin o sincerity meron siya para sa akin kung hindi ko maririnig yung I'm sorry na yun? Then, ang pwede ko lang gawin ay gumawa ko ng isang action o meron ako ipagawa sa kanya
na kailangan kong makita kung susunod siya. So kung susunod siya dun sa bagay na yun, kahit na ganun pa yung, ganun pa ka-extreme, o ganun pa ka, let's say, ka-playful o ka-naughty yung pinapagawa mo, then ibig sabihin nun, katumbas na rin yun ng pag-submit niya. Pero mas maganda kung sasabihin niya yung sorry, pero kung hindi naman, di gumawa ka ng isang bagay na dapat, yung bagay na yun, kumbaga, hindi niya basta-basta gagawin. Huwag naman papasubmitin mo, ang gagawin mo lang, papabilin mo lang ng pagkain. O kaya naman ng, ang gagawin mo lang, isang magaan na trabaho. Walang kwenta yun. Easy lang yun sa kanya. Gagawin niya talaga yun. Lalo na kung hirap na siya dun sa breakup, na ang rason kaya lang pala siya nakikipagbalikan, ay dahil, let's say, hindi niya nakaya yung pain. Kaya ngayon, gusto niya ngayon ma-ease yung pain na yun, kaya nakikipagbalikan siya. Baka gagamitin ka lang ulit. Diba? So kaya, gagawa ka ng isang bagay, o magpapagawa ka ng isang bagay sa kanya na kailangan magawa niya. Kung hindi niya gawin, then alam mo na hindi pa rin mataas ang attraction level at ang interest level niya sa'yo para respetuhin ka. Dahil gaya na sabi ko sa inyo kanina, o palagi ko sinasabi, kung walang respect, walang love. So, bakit ka maikipagbalikan, kung talagang gusto mong magkaroon ng relationship, bakit ka maikipagbalikan sa isang tao na nanakit, nanloko, nang maliit sa'yo, o nang iwan sa'yo, nang hindi man lang niya ginagawa na, o hindi man lang niya magawa na tanggapin yung mga pagkakamali niya, at also at the same time, since alam niya na meron siya mga pagkakamali, ayusin yung mga bagay na nasira niya. Dahil tao yan, may utak yan, alam niya yun. Kung hindi niya gagawin yun, yung mga bagay, hindi siya magsasorry o hindi siya susunod sa'yo, ibig sabihin nun, mababa pa rin ang tingin niya sa'yo. Dahil kung mataas ang tingin niya sa'yo, susunod siya. Kahit nasabi pa natin na hindi niya magawang magsorry, dahil sabihin natin nahihiya o kaya natatakot siya na baka ma-reject. Pero kung hindi rin niya gagawin yung ipapagawa mo, na let's say, pagsayawin mo ng naguubad o striptease o let's say, paglinisin mo ng kotse mo, ng nakabrat panty lang, kung hindi niya gagawin yung mga bagay na yun, then ibig sabihin nun, hindi pa talaga siya submitted sa'yo. Then kung ano man yung pinapakita niya sa'yo, since dito naman sa channel natin, hindi naman tayo mga commitment beta boys, okay? Then go ahead, just fuck her. Kung ano man yung kaya lang niyang i-offer sa'yo, na say, na-bore lang siya, nalungkot lang siya, o para lang sa validation niya, o para lang ma-ease yung pain, o para lang sa ego niya, kung baga gusto lang niya magka-ego boost, malaman kung kaya ka pa niya ibalik, then okay lang yun. Sibakin mo lang. Pero kung relationship guy ka at seryoso ka dun sa tao na yun, dahil nga tanga-tanga ka, gusto mo talaga ng relationship, naniniwala ka talaga na kaya kang mahalin ng babae na yun, then ang dapat mong gawin ay marinig mo yung I'm sorry at mapasubmit mo siya. At ang pagpapasubmit na gagawin mo ay meron kang ipapagawang isang bagay na alam mo na hindi niya basta gagawin para sa isang tao. Dahil kung yung mga bagay na yan, hindi naman niya gagawin, then alam mo na G, hindi pa din ikaw ang leader o ang alpha male niya, o let's just say na wala pa rin siyang respeto sa'yo. Okay, so wala kita daan, magpayaman, unahin sarili, at sumbak marami puti yo, peace, boom!